tengah-tengah 22 anyos na iskitirman o yung dalaga na binuno iramutanod ko itong datan dahil nga nga biktima ita pagpamuno nga si Norlin Jurnalin Junaldo o Junaldo itong datan rapilido yan nakabutang ita barangay dumagit sa Banwa ita New Washington dahil si Jurnalin Junaldo 22 anyos na tayo mo datan dahil lang sa chismis sa pagkakasin mo trahabun anra aga rayang nga nga nagkumprontahan na bisan dakat ng ginatan ko rin nga suspect na si Jason Bautista 40 anyos mo na pang idaron ka dahil sa business agwa tasan na nagkaintindihan ko ginatan nagkainitan ta at sa bumunot at katilyo rin nga suspect na si Bautista aganat ang binuno rin nga si Jurnalin Junaldo nga kusin may tama at pagpumuno ka ng ginatan abo tarang tama at pagpumuno ka sa nakasari-sari nga party ka nangawas na kusin dahil nga biktima sa makaroon ay iya makaroon nakakonfine sa may intensive care unit itatun nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital na kaisiyo gitaray nga si Jurnalin Junaldo dahil sa anang tinamo ka pagpamuno sa anang nakasari-sari nga party ka nangawas na suspect ka nung katulog ginatan ka na ay nalakpan matimura at sa pulisan ita New Washington PNP katulog ginatan ano di ko tanod ro suspect barangay tanod barangay tanod gumaray na katulog ginatan sa may barangay Dumagit dahil nga suspect na si Jason Bautista sang katanod gunimura ang dahil si Jurnalin sa atong manasairan katulog ginatan sang ka-iski chairman makunimura ina sa may barangay Dumagit katulog ginatan oy kita mo lang ano no iski chairman suno sa ako ni information na kunan pero nausin nato na diyan ang pamilya. Oh, inaimaw sa ospital yun. Gusto ko mabulgit palarong ugat git it istorya kara. Mm-hmm. Kay according sa police no sa initial nga report kahapon ni Katodong Rolling nga ang ginambal malang abit police ay chismis no. Mm-hmm. Anong, chismis. Anong sa alin anong gidistorya? Ni anong lang ugat naman nga bun-on gid it tanod no rayang babae nga ra katulong June okay doon gigan doon ni ganek katulong June tan no alas 4:30 pagkita kara nag inulat ri ah gintawagan yung tanan na abo ro mga aksidente ri nga aton nga na nabul nga record sa aton nga gwardiya may so para sa makaron katulong June tan bisan sa bilog wa pagitat nagwa nga bantay pasyente nga dapat makabul kita at mga detalye katulong June tan o mga information para sa aton pagbalita katulong ginatan kanina pagkita gainulat riya wa gitat mo si Sambilog na nagwa ay gintawagan matatapon yung permiso aton mga security no gintawagan matanda ro mga ward ang ina matangan ni kunos kagawad John no Roger. Okay according sa info is kay kagawad Roger, no, Roger. Rayang, biktima no mm-hmm. Try tabi makakuan maka connect sa kuanin duna no sa New Washington PNP base pwede naton ma-interview rong suspect no katodong June Todo Latigo Todo Latigo ano ka na yung motibo ita suspect and also rong part naman ita biktima no katodong June induna iya na sa hospital kung may ma-interview kita nga pamilya no ni journalist okay, sige. Basta okay. Kamusta imaw makaron? Naka-ICU imaw ko tingnan sa ICU imaw. Ito mo naka-confine makaron mo dili delikado ra nakaim tangan ka ra dahil naka-ICU imaw makaron. Naka-confine sa intensive care unit itatong provincial hospital. Di nang tama. Abo ra tama ka tingnan pagpamuno sa nakasari-sari nga party ka nang awas. Wow. Ah. Okay. Sige John. Okay, ma'am, si Katodong Jonathan Cabrera Rano sa Radyo Todo. Sino gani sa linya, ma'am? Patrol woman, yung kiliso, sir. Jessa po. Ay, ma'am Jessa. Okay. Ma'am, may tawag ka na, may investigation summary po ba si Juan, si Police Colonel Eduardo Almirante? Yes po, sir, meron po. Oo, pwede mo ma'am kami ma-relay sa official police investigation, no? Ma'am, pwede mo ma-ano sa amon, ma-isay-isay. Anong natabo amaan nga ginbuno ni Tanod Bautista si SK Kagawad Junaldo?
Okay po, sir. Please, salamat po. So, according po sa brief facts of the incident, sir, at about 5:10 po ng hapon noong March 12, 2022, na nakatanggap ng cellphone call po dito sa station sa concerned citizen na may stabbing incident po na nangyari sa Barangay Dumagit. Particularly po, Malatik sa Maritime Substation. So, pumunta ka agad yung PNC elements po headed by PSMS Junel Octavio, Investigator Eduardo Almirante, at saka sila ni Sir Saltado, Corporal Pat Greg Parse, with our new po member po, proceeded at the area. So, verify kung totoo yung mga nangyari. So, upon arrival, their victim was already rushed to hospital, sir, by her family, which is later identify ang victim na si Jernalyn Junardo, Filipino, 21 years old. Paki-confirm, ma'am, no? Lain-lain, abi rong mga kwan. Ang affiliate doon niya, ma'am, ano ganing spelling? Leonardo, sir, D-I-O-N-A-R-D-O. Leonardo. Okay. Yes po, nung sir. First name niya, ma'am? Journaling. Yes po. Ano? J-O-U-R-N-A-L-Y-N. As in journal, no? Parang journal. Opo. Journaling. Okay, sir. Oh, tama po. Okay. Alright, sige po. Edad niya, ma'am, tama, 22. 21 po. 21 years old po. Mani ato ni nga mga nakuha ni Rudy ni puro mani. Okay, 21 years old. SK Kagawad din man imaura, ma'am? Hindi dito na nalagay sa ano, sir, pero third year college student po siya. Ah, hindi nalagay sa police entry, no? Okay, sige lang po. Oh, go ahead. Mm-mm. At doon din, resident rin po ng Barangay Dumagit. Tapos yung suspect natin na identify as Jason Bautista A. Dalida. Okay. 40 years old po at saka isa pong DPAT member ng Barangay Dumagit. Kailang edad, so, ma'am, ni Jason Bautista? 40 years old po, sir. Ilan? 40 po. Ah, 40. Tama. Okay. Sige. BPAT member. So, tanod. Yes po, no? Tanod. Opo. Parang tanod ng Barangay Dumagit. Opo. Okay. Initial investigation revealed that around 5 p.m. po of same date, certain Karen Buraga and a certain Lorena Bautista, wife of the suspect, got heated argument. Nag-away po kumbaga. Regarding the previous grudges, may mga record kasi former record doon sa barangay wherein si Lorena uttered some insulting words or kubati-bati towards her son to call. Ihigot naman na sa piyapi para idigti pareho sa kilala ko, unquoted po, which is referring to Karen. Ma'am, pakiulit po, ma'am, no? May mga other persons involved, maluwas sa kay Jason at kay Jornalin. Yes, may po, doon na isa po. Sino po yan? Sino yung mga yan? Si Karen Buraga po. Karen Hurada? Buraga. As in, paki-spell, ma'am, pasensya na. Importante abi mga pangalan nga na kung naman abi nag-sala sa ano, no? Karen Burada? C-A-R-E-N, sir. Opo. Buraga, B-U-R-A-G-A. As in, bura. O, burada. Opo. Karen Burada. Kagsito, ma'am? Buraga. Gaburaga. Ah, Buraga. Okay. G-A. G-A. Go. Opo. And certain Lorena Bautista. Ma'am, no? Karen Buraga. Yes po, sir. Tama okay. Ag certain Lorena Bautista, which is the wife of our suspect po, sir. Ah, asawa it suspect si yes, ano first name niya, ma'am? Lorena. Lorena, sir. Lorena Bautista. Yes po, sir. Okay, sino ilang kontra, ma'am? Yun na, sir, si Karen Buraga po. Ah, silang dalawa. Karen Buraga. Opo, dalawa po sila. Nag-aaway. Opo. Ang andang ginaawayan, ma'am? Anong andang heated arguments?
Ito nga po sir, nagkabatuhan ng mga masasamang salita, which is nagsabi na, nagsabi po na ihigot tamana sa piyape, pareho siyang kilala ko. Yan. Sino nakapal ka ron, ma'am? Lorena, yung asawa ng suspect po, sir. Ah, yung asawa ni Bautista, si Lorena, hinambalan si Karen, nga ihigot sa, ano to? Piyape. Okay. Piyape. Oo. Para ibig okay. Pe, pareho sa kilala ko. Okay, bow. Oh. Then? Then Karen po, nag-reply, to her to quote na, sino pa yung ginamin nga nagbigti sa piyapi? Hay si Papa malang. Uy. Tapos dumating po yung suspect natin. Dumating yung suspect natin. Oo, so may makaroon nga ba yung luhanay it mga malain, no? O maka ilinsulto, masakit nga mga tinaga, okay. Si Karen Agsorti na. So umabot si Tanod. Umabot ang asawa, husband ni Lorena, nga si Jason. Yes po, sir. Okay. O tapos? Sumali po. Sumali sa heated argument nila and uttered insulting words din po. Tapos, yung sabi ni Sir Jason, yung suspect natin, sino man na nagbigti iya nga pamilya sa pantalan kay kamuman lang. Kay mga kaumangon. Yes. Kay mga kaumangon. Okay. Yun yung sabi ng suspect natin, sir. Aha. So, si Karen po, syempre na aking irritated and victim. May persons involved pa po si Ella Marie Bautista po. Kapatid po ng aking victim. Kapatid, nag-pacified po sa magitna. Teka ma'am, no? May isa pa si Ella. Kapatid po ng victim natin. Na si Jornalyn Bautista. Kapatid ni Jornalyn. Opo. Kapatid ni Jornalyn, anong pangalan ma'am? Ella Marie Bautista po. Bakit Bautista yung apelyido niya? Ka-apelyido niya yung suspect. Yes po, kasi ano, family related din sila. Yung tatay ng suspect at tatay ng victim ay magkampod. Ah, kasi magkakamag-anak yes lang po. Din, no? Yes po, sir. Okay. Pero si Ella po, bakit naging Bautista yung apelyido niya? Hindi sila magka-apelyido ng kapatid niya na si Jornalyn. Hindi natin na, ano, sir, kasi si Ma'am Jornalyn Dimardo is wala po daw siyang middle initial. Hindi binigay sa amin at wala silang maibibigay. Walang middle initial. Pero dalaga si Jornalyn, di ba? Yes po, sir. Dalaga si Jornalyn. Si Ella po, dalaga po ba o may asawa? Dalaga po. Pero magkaiba sila ng apelyido. Bakit kaya? Opo, sir. Pero magkakapatid din, sir. Opo. Sigurado, sir. Ma'am, sigurado na sila ang magkapatid, hindi ang Tanod at ang babae na to, si Ella, hindi ang po. Magkapatid. Sila po yung magkapatid po. Yung si Ella po, yung magkapatid. O, sige po. Okay. Anyway, based yan sa record ninyo, no? O, tapos, okay. Sumali. Siya ang pumagitna. Pumagitna para umawat sana sa nangyayaring kaguluhan together sa kapatid niya, sa sila Karen, at sa asawa ng suspect. Together mismo sa suspect din. Pero tapos si Jornalyn po wala pa dyan at that time. Pinapaano na siya, sir? Pinapakalma ba? Pinapakalma yung atin, ang atin ni Ella. Ando na siya, sir, sa area na siya, din. Sa scene. Opo. Tapos pinapakalma ni Jornalyn si Ella. Si Ella po yung nag-pacified, sir. Nagpagitna sa suspect at saka sa ate niya na umawa. Teka po, ma'am, pasensya na po. Medyo ano lang kasi biglang pumasok sa kwento si Jornalyn na si Karen, di ba, ang kaaway ng mag-asawang Bautista, no? Si Karen. Habang nag-aaway itong si Karen at yung mag-asawang Jason and Lorena Bautista, dumating si Jornalyn. Una. Ando na si Jornalyn mismo, sir, sa area natin. Ah, nandun na sa area. From the very beginning, from the very start ng verbal na away, no? Ng Bautista at ni Karen, nandun na rin si Jornalyn. Opo, sir, kasi magkakapamilya lang din naman sila. Nangyari kasi yung krimen natin sa lugar lang din naman to, no? Oo, same lugar lang. Okay.
nandoon na rin siya. All right. Pero ano po ni ano ni Jornalyn si Karen? Kamag-anak din? Kamag-anak din po, sir. Oh, and, pero hindi naman na first the degree. Hindi naman na kapatid or cousin o pinsan o tiya. Ano mag-ano po? Unrelated lang yung ano namin sir, wala pa na... Unrelated lang, okay. Sige lang ma'am, sige lang po. Okay, naintindihan natin, no? Sige po. Okay, pating naman itong si Ella, naki-ano na rin, no? Tama na yan, tama na. Ano ba yan? O, tapos... Hinawakan yung, ano, hinawakan yung balikat na atin na journalist at saka yung tito niya, si Sir Jason, na suspect natin. Tapos nagsabi na, tama na ba? Uli Ron Paul, napauli na sa ilang kabanalit na. Tapos, okay. Yung sabi ng suspect natin, ikaw pa, Gabe, gabi ka pa. Ikaw pa, Gabe, gabi ka pa. Ilang bala ni Jason si Ella ngayon pagin? Gabi-i ka pa. Ikaw pa, Gabe, gabi-i ka pa. Okay. Tapos po, nagsabi na naman si Jason sa kay Ma'am Jornalyn na kaumangon siya, mas kaumangon siya. Tanawa man na itsura mo, mas kaumangon kapagid. Yan. Tapos si Ella po, syempre, sinabihan ng masamang ano yung ate niya is nairita. At saka sinuntok po yung ating suspect. Tapos, sinuntok ni Ella si Jason? Ngayon na, si Jason po, opo. Oo, okay. And resulted to physical altercation, sir, wherein suspect also got punched, the victim who pacified. Yun. Sinuntok din po si Ella Marie. Tapos hinila po yung damit, hinila po yung damit ng ating victim. Then kinuha na po yung bladed weapon na nakalagay sa likod ng kanyang short po, likod na sa likod. Then attack the victim several times. Sinaksak na yung biktima natin si Jenna Binger. Mga right, ilang stab wounds, ma'am? Sa ngayon, sir, hindi ko yung nahangot yung sa medical record natin kasi si Sir Almirante ang authorized na person na makahawak noon. Okay, sige po. Sige po. So, sinaksak maraming beses ni Jason si Jornalyn. Okay, ano po po nangyari sa lugar, ma'am? Come again, sir? Ano pa po yung mga nangyari after that? So, sinaksak na po, sir, no? Sinaksak na po ng suspect natin. Tapos, yung suspect natin, sir, nag-voluntarily naman na sumurrender sa Maritime Police. And he was in arrested, syempre, informing his rights, sir. Yan. We're at the right, no? So, voluntary surrender siya. Yes, po. Apo, sir. Kamakas, no? After ng incident. Okay. So, si Jornalyn lang, ma'am, ang nasugatan. Si Ella Marie, wala naman. Na ano na siya sir, parang nasagi na ba ng suntok rin ng suspect isang beses tapos tawama sa right niya na ano parang taas ng dibdib sa dibdib. Yung mga pinag-umpisahan po ng argumento na si Karen at Lorena, kamusta sila? Sir. Kamusta naman sila ma'am? May ano ba? May mga physical... Wala po. Anhan naman po. Anhan. Hindi naman sila na ano, sir. Yung ang victim na natin na si Ma'am Jornalyn yung natamaan talaga. Napuruhan. Yung mga pinagpugatan ng lahat-lahat na unang-unang nag-aharaw ng itong argument, sila yung tama na, no? Itong... Okay, sige. Anyway, so ano ngayon, ma'am, ang magiging disposition po ng Washington PNP sa... suspect na process po ba yung pag-file ng inquest case? Ngayong araw po, sir, nangyayari yun. Kasi nangyayari yun, ano natin, ng mas 12, ano na, hapon na po, ulang yung proof,
ilang intis na gaganap tapos Sunday pa ng pinaumagahan. So ngayon po, sir, ipataloap natin kasi sa inyo lang po yung intis sa ating pastor. Okay. Sige, anyway, with that, ma'am, sorry po, nakalimutan ko yung ano, mas matandaan ko yung pangalan na involved sa incident. Ano nga po pangalan ulit natin, ma'am? Yes, sir. Patrol Human Ma'am Police dito po. Yes, po. Ano pong rank ko, ma'am? Patrol Woman, sir. Patrol Woman, Jessa? Hintiliso. Ano yun? Hintiliso? Yes po, sir. Matalaga ako sa mga ano, apelido. Patrol Woman, Jessa Hintiliso. Taga saan ka, ma'am? Negros po, sir. Taga Negros. Okay. Patrol Woman, Jessa Hintiliso. Ma'am, salamat, ma'am, ha? Mayong aga sa imo. Taga Negros pala to. Nagatinagalog kita, no? Anyway, Ma'am Jessa, thank you din, ma'am, ha? Yes, po, sir. Sure, sir. Thank you. Salamat din sa mga crew, ano, mga official, no, mga information from the records of the Washington PNP. Salamat din, ma'am. Thank you. Good morning. Okay.